Hinimok ni Partido Reforma presidential candidate Panfilo Lacson ng gobyerno na paghandaan ang pagtulong sa mga Pinoy na maapektuhan sakaling lusubin ng Russia ang katabing bansang Ukraine. Ayon kay Lacson, na siya ring chairperson ng Senate Committee on National Defense and Security, bagamat malayo ang Ukraine sa Pilipinas, posibleng may epekto pa rin ang inaasahang giyera doon. Umaasa siyang may contingency plans ang gobyerno sa posibleng pagtaas ng presyo at epekto sa merkado at supply chain ng langis at mga pangunahing produkto at pagpapauwi sa mga Pinoy mula sa Ukraine at mga katabing bansa. Nauna na ang itinanggi ng Russian government na may plano itong sakupin ang Ukraine, pero nagpadala naman ito ng 100,000 tropa malapit sa Russia-Ukraine border. Nanindigan naman si Partido Lakas ng Masa presidential candidate Leonie de Guzman na i-nationalize o hawakan ng gobyerno ang public utilities gaya ng tubig at kuryente. Ito'y sa kabila ng mga batikos mula sa mga negosyante na posibleng maging dahilan nito para umalis ang mga foreign investors sa bansa. Sa panayam ng DWIZ, sinabi ni De Guzman na makakaakit ito ng mga dayuhan na mamumuhunan sa bansa. Kasi basic yan eh, yung tubig at kuryente. Pati na yung para sa mga tao, yung ospital at eskwelahan, dapat yan ay akuin ng gobyerno at paandarin bilang serbisyo, hindi negosyo. Mm-hmm. At malaking matitipid na ng mga negosyante kung yan ay mahahawakan dahil may bibenta natin ng mura at nakatuon doon sa pagsuporta sa kanila para buhayin yung ating sariling industriya.